Isang maganda at mapagpalang umaga sa inyo mga mag-aaral sa ika-apat na baitang, ganun din naman sa mga guro at magulang na kasama ninyong nanonood sa mga oras na ito sa ating Valenzuela FB Live ng Aralin Panlipunan. Ako muli si Teacher Myla ang makakasama ninyo sa araw na ito sa pagtalakay sa araling Balangkas o Istruktura ng Pamahalaan ng Pilipinas na may layunin mula sa pinakamahalagang kasanayang pangpagkatuto na nasusuri ang balangkas o istruktura ng pamahalaan ng Pilipinas. May ilang paalala lang mang ako bago tayo magsimula. Una, kung kayo ay andyan na, ikomento ang mga sumusunod. Pangalan, pangkat, pangalan ng paaralan, pangalan ng guro. Pangalawa, ihanda ang lapis o ballpen at papel para sa pagtatala ng mahalagang impormasyon mula sa ating aralin. Pangatlo, maging magalang sa pagkukomento, iwasan ang pagkukomento ng walang kinalaman sa ating aralin. Bago ko ipagpatuloy ang ating talakayan, balikan muna natin ang tatlong sangay ng pamahalaan sa pamagitan ng pagsagot sa mga sumusunod na tanong. Para sa unang bilang, ano ang tawag sa sangay na tagapagbatas ng ating bansa? Ehekutibo, Legislatibo, Judikatura. Ang tamang sagot ay Legislatibo. Pangalawa, ano ang tawag sa miyembro ng mababang kapulungan ng Kongreso? Mambabatas o kinatawan, senador, mahistrado. Ang tamang sagot, mambabatas o kinatawan. Pangatlo, anong sangay ang nagpapatupad ng batas sa ating bansa? Tagapaghukom o hudikatura? Tagapagpaganap o ehekutibo, tagapagbatas o legislatibo. Ang tamang sagot, tagapagpaganap o ehekutibo. Ikaapat, katuwang ng Pangulo sa pagpapatupad ng batas bukod sa pangalawang Pangulo. Punong Mahistrado, Kalihim, Senador. Ang tamang sagot, Kalihim. At ang panglima, aling sangay ang nagbibigay interpretasyon sa batas? Sangay ng tagapaghukom o hudikatura? Sangay na tagapagpaganap o ehekutibo? Sangay ng tagapagbatas o legislatibo? Ang tamang sagot, sangay ng tagapaghukom o hudikatura. Ngayon, nakikilala ba ninyo ang nasa larawan? Saan nyo ito nakikita? Tama, ang nasa larawan ay ang gusali ng pamahalang lokal ng Valenzuela. Kilala ba ninyo kung sino ang namumuno sa pamahalang lokal ng Valenzuela? Ano ang tawag sa kanya? Sa araw nga na ito, tungkol naman sa pamahalang lokal, ang aking tatalakayin bilang bahagi rin ng balangkas at istruktura ng pamahalaan ng Pilipinas. Tignan natin ngayon ang balangkas na ito. Nagpapakita lamang ito ng pagkakaugnay-ugnay ng pambansang pamahalaan sa pamahalaang lokal. Kaya naman, ang pamahalang lokal ay nasa ilalim rin ng pamamahala ng ating Pangulo. Alamin pa natin ang tungkol sa mga pamahalaang lokal. Ang pamahalaang lokal ay nilikha upang mabigyan ng mabilis at tuwirang serbisyo ang mga mamamayan sa iba't ibang panig ng bansa. Ang pagkakabuo ng pamahalaang lokal ay itinadhana ng saligang batas. Binubuo ito ng mga lalawigan, mga lungsod, mga bayan at mga barangay. Pero sandali, bakit may lalawigan, lungsod, bayan at barangay?
Bakit kaya ang Valenzuela ay isang lungsod? Ang iba naman ay nanatiling bayan. Tignan at alamin ang batayan ng antas ng lokal ng pamahalaan. Mga batayan ng antas ng lokal ng pamahalaan. Lalawigan. Para maging isang lalawigan, ito ay dapat na may sukat na 2,000 kilometro kwadrado o higit pa. May hindi kukulangin sa 250,000 bilang ng mga mamamayan na naninirahan at may kita na hindi kukulangin sa 20 milyong piso bawat taon. Lungsod. May sukat ng lupa na aabot o higit pa sa 100 kilometro kwadrado. May 150,000 bilang ng mga taong naninirahan. May taunang kita na di bababa sa 20 milyong piso. Munisipalidad o bayan. May sukat ng lupa na may 50 kilometro kwadrado. May 25,000 bilang ng mga taong naninirahan sa lugar. May taunang kita na 2.5 milyong piso. Bayan. Sa buong Metro Manila, ang Pateros na lamang ang hindi lungsod sapagkat hindi nito kayang pugunan ang isang pamantayan ng konversyon ng isang bayan para maging lungsod. Ito ay dahil sa sukat ng lupa nito. Maliit ang lupa na sakop ng bayan ng Pateros para ito maging lungsod. Barangay. Ito ang pinakamaliit na unit ng pamahalang lokal. Nahahati ito sa mga sityo at purok, katuwang ng punong barangay ang kanyang mga kagawad. Ano naman ang tungkulin at kapangyarihan ng mga namumuno sa pamahalang lokal? Sa pamahalang panlalawigan, pinamumunuan ito ng gobernador. Ang kanyang tungkulin at kapangyarihan ay ang maghanda ng budget, pumirang ng mga kawani ng pamahalaan sa mga tanggapan at paglilingkod, panatilihin ang kapayapaan at kaayusan sa kanyang nasasakupan. Pamahalaang lungsod at pamahalaang pambayan, pinamumunuan ng alkalde o mayor. May tungkulin at kapangyarihan na ipatupad ang batas, mapanatili ang kapayapaan at kaayusan sa kanyang nasasakupan, naghahanda ng budget at lumalagda sa mga kasunduan. Pamahalaang barangay na pinamumunuan ng kapitan o chairman. Tungkulin niyang maglingkod sa mga mamamayan at ipatupad ang mga patakaran sa nasasakupan nito. Magplano ng mga programa, proyekto at gawain para sa kaunlaran ng mga mamamayan. Panatilihin ang kalinisan at kagandahan ng kanilang lugar. Itaguyod ang kapayapaan at kaayusan. Pangalagaan ang karapatan ng nasasakupan. Rehiyong autonomo. Ito ay tumutukoy sa mga nagsasariling rehiyon na may kalayaang pamahalaan ang kanilang nasasakupan. Ang mga autonomong lalawigan, lungsod at bayan ay may mga namumukod-tanging manang kasaysayan, kalinangan at mga estrukturang pangkabuhayan at panlipunan. Ang mga rehiyong ito ay itinatag upang malutas ang mga suliraning politikal at mapaunlad at malinang ang kanilang katutubong kultura at tradisyon. Ang rehiyong ito, bagamat binigyan ng autonomiya, ay hindi nakatiwalag o nakahiwalay sa Republika ng Pilipinas. Ngayon, subukan ko naman ang inyong natutunan sa ating tinalakay. Sagutan natin ang pagsasanay na aking inihanda. Ano ang gagawin? Tukuyin ang inilalarawan sa bawat bilang. Para sa unang bilang, ito ay nilikha upang mabigyan ng mabilis at tuwirang serbisyo ang mga mamamayan sa iba't ibang panig ng bansa. Ano kaya ang sagot? Ang sagot ay pamahalaang lokal. Pangalawa, may sukat ng lupa na aabot o higit pa sa 100 kilometro kwadrado.
May 150,000 bilang ng mga taong naninirahan, may taunang kita na di bababa sa 20 milyong piso. Ang sagot ay lungsod. Pangatlo, ito ang pinakamaliit na unit ng pamahalang lokal. Nahati ito sa mga sityo at purok, katuwang ng punong barangay ang kanyang mga agawan. Ang sagot, barangay. Ikaapat, ang mga rehiyong ito ay itinatag upang malutas ang mga suliraning politikal at mapaunlad at malinang ang kanilang katutubong kultura at tradisyon. Ano ang tamang sagot? Ang tamang sagot, rehiyong autonomo. At ang panglima, namumuno sa pamahalaang panlalawigan. Ang tamang sagot, gobernador. Sa ating tinalakay, dapat nating isaisip ang mga sumusunod. Ang pamahalaang lokal ay binigyan ng tungkulin at kapangyarihan na pamahalaan ang sarili. Ang pamahalaang lokal ay nasa ilalim ng kapangyarihan ng sangay ng tagapagpaganap. Ang pamahalaang lokal ay binubuo ng pamahalaang panlalawigan, pamahalaang panlungsod, pamahalaang pangbayan, at pamahalaang barangay. May mga batayan ang antas ng pamahalaang lokal para maging lalawigan, lungsod, at bayan ng isang lugar. Sa panahon natin ngayon ng pandemya, ating isa puso at isa buhay ang salitang disiplina at pakikiisa. Ang pagkakaroon ng disiplina at pakikiisa ay mahalaga upang ang sitwasyon natin ay unti-unti nang bumalik sa normal at makatulong ito sa layunin ng pamahalaan na magkaroon ng maunlad, payapa at ligtas na pamayanan. Dumako naman tayo ngayon sa ating pagtataya. Ano ang gagawin? Basahin ang mga inilalarawan o isinasaad sa bawat bilang at piliin sa tatlong sobre kung alin ang may tamang sagot. Para sa unang bilang, namumuno sa lungsod o bayan. Ang tamang sagot, alkalde o mayor. Pangalawa, may kapangyarihang ipatupad ang mga batas upang mapanatili ang kapayapaan at kaayusan sa barangay. Ang tamang sagot, kapitan ng barangay. Pangatlo, namumuno sa pamahalaang panlalawigan. Ang tamang sagot, gobernador. Ikaapat, ang katulong ng punong barangay sa pamamahala sa mga gawain at paglilingkod. Ang tamang sagot, mga kagawad. At ang panglima, pinakamaliit na unit ng pamahalaang lokal. Ang tamang sagot,
barangay. Ngayon naman ay sagutin natin ang tanong mula sa isang mag-aaral sa ika-apat na baitang. Dapat po ba na makipagkaisa ang mga mamamayan sa lokal na pamahalaan sa mga layunin nito para sa komunidad? Ang sagot ay opo. Malaking bagay na makikiisa o makikipagtulungan ang mga mamamayan dahil mas magiging maunlad at maayos ang pamayanan. At lalo pa sa panahong ito ng pandemya upang makabalik na sa normal ang lahat. Ang makikita nyo ngayon sa screen ay ang inyong takdang aralin. Sa pagkakataong ito, nais ko rin pasalamatan ng aking mga naging sanggunian para sa mga larawan at impormasyon na aking ginamit sa ating aralin ngayong araw. At syempre pa, nais ko rin pasalamatan kayong mag-aaral at mga guro sa ika-apat na baitang kasama rin ang inyong mga magulang na patuloy na nanonood dito sa Valenzuela FB Live. Muli mga bata, tandaan, sa araling panlipunan, bida ang kabataan dahil kayo ang pag-asa ng bayan. Maraming salamat!